natin ang ating mga Biblia sa Colossians 2. Colossians 2, ang babasahin po natin ay mula talatang 11 hanggang 14. Colossians chapter 2, verses 11 hanggang 14. Ito ang sabi ni Pablo, sa kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. At kayo yung mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Napinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Palain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. At narito naman ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 26, tanong 69. Heidelberg Catechism, Lord's Day 26, tanong 69. Ang ating pong translation ay nandoon po sa ating bulletin na inyo pong dinownload para sa gawain ito. Di po kasi tayo nakapagpaprint dahil sa nasira po ang printer natin. Tanong 69, paano ka pinapaalalahanan at tinitiyak ng banal na bautismo na ang nag-iisang sakripisyo ni Kristo sa krus ay may tunay na pakinabang sa iyo or advantage? Sagot, sa ganitong paraan, na itinalaga ni Kristo ang panlabas na paghuhugas ng tubig, idinagdag dito ang pangakong ito, na ako'y tiyak ngang inilinis sa pamagitan ng kanyang dugo at espiritu mula sa lahat ng polusyon ng kaluluwa, ibig sabihin mula sa lahat kong mga kasalanan, gaya sa panlabas ng pagkahugas ko sa tubig, kung paano ang karumihan ng aking katawan ay pangkaraniwang nahugasan na. Kung paano daw pangkaraniwang nahugasan ng tubig ang mga karumihan sa katawan, ay gayon yung picture na ang ating mga kasalanan ay hinugasan na ng Panginoon. Mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, mga minamahal, ang usapin ng pagtutuli ay napakamalaking issue at usapin sa iglesia, sa iba't ibang iglesia sa panahon ng mga apostol, sapagkat sa bawat iglesia, maging sa mga hintil, ay naroon lagi ang mga Hudyo. Kasi ang mga misyonaryo dati, ang mga apostol, sila ay nagtatatag lamang ng isang mission work kapag merong sinagoga sa isang lungsod. Ibig sabihin, sinagoga, ito yung templo ng mga Hudyo. Dahil kailangan nilang makapagtatag muna ng kanilang mission work kapag naroon ang mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo nga sa kanila binigay ang mga pangako at nauunawaan nila ang mga pangako at sa kanila ibinigay ang mga tanda ng tipan. Ngunit ang mga Hudyong ito na masyadong panatiko ng kautusan ay binibigyang diin lagi ang pagtutuli. Kasi ang pagtutuli kasi ito ay sumisimbolo sa paglilinis ng Panginoon. Kaya nga, tinuturing nila ang mga hintil na hindi mga malilinis sapagkat sila ay hindi mga tuli. Ngayon kahit sila ay nandun na sa iglesia ng Panginoon, hindi pa rin maalis sa kanila ang usapin ng pagtutuli. Pinipilit pa rin nila ang usapin ng pagtutuli sa iglesia ng Panginoon. Na sinasabi nila na upang ikaw ay pawalang sala ng Panginoon at ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon, kailangan mo ng pagtutuli. Kailangan matanggap ka muna bilang isang Hudyo bago ka maging Kristiyano. Yun ang ipinipilit ng maraming Hudyo sa panahon ng mga apostol. At ito yung tinuturo ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Binibigyan din niya na ang pagtutuli ay mahalaga, ngunit ang pagtutuli
ay hindi basihan para ikaw ay maging matuwid sa Panginoon. Pero sa ating kapanahunan sa iglesia, sa kasaysayan ng iglesia, naging malaking usapin din ang patungkol sa bautismo. O naging malaking usapin ang pagtutuli, naging malaking usapin din ang bautismo sapagkat ang bautismo ang pumalit sa pagtutuli. Ngayon, sa maraming Kristiyanong iglesia, naging malaking usapin ang bautismo. Maraming nagtuturo na ang bautismo daw ay ang mismong biyaya ng Panginoon. Kaya ang lahat ng tumatanggap ng bautismo ay tumatanggap din ng biyaya ng Panginoon. May mga nagtuturo na kaya natin binabautismuhan ang mga sanggol ay dahil ipinapalagay natin na sila ay regenerated na at binuhay na ng Panginoon ang kanilang kaluluwa. Meron naman nagsasabi na ang pagbabautismo ay pagpapala ng Panginoon sa bawat sanggol. Ngunit ang pagpapalang ito, sinasabi ng iba, ay mananatiling pagpapala kung ang mga sanggol ay mananatili lamang sa tipan ng Panginoon. At pag sinabi nilang kailangan manatili ang sanggol sa tipan ng Panginoon, kailangan sumunod siya sa mga kautosan ng Panginoon, magpakabanal siya. At mayroon ding usapin sa pagitan ng mga Baptist at sa mga Reform, ang usapin naman ng mode, sa paanong paraan dapat nagbabautismo at sino dapat ang mga binabautismohan. Yung mga may kakayanan lamang ba na unawain ng salita ng Diyos? Yung mga may kakayanan lamang ba na mag-confess ng faith? O kasama dito ang mga sanggol bilang sila ay kasama rin sa tipan? May usapin dito yung mode, sa paanong paraan binabautismohan ng isang tao, ang isang mananampalataya. Pawisik ba, palubog, o pabuhos? Sa ating mga Reform, mga kapatid, kailangan maging malinaw sa atin na ang mode ay hindi ganun kahalaga. Kasi ang mode o yung paraan ng pagbabautismo ay hindi ito essential sa kahulugan ng bautismo. Ang mahalaga sa bautismo ay ano ang pinapatungkulan ng bautismo? Ang kamatayan ni Kristo na naglinis sa atin bilang mga mananampalataya. So walang kaso sa atin, walang kaso sa atin kung ito man ay palubog, pabuhos o pawisik. Pero mas biblical ang sinasabi natin na dapat ito ay pawisik. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng bautismo? Bakit maraming iglesia ang nahihirapang unawain ang bautismo? Bakit maraming iglesia ang nagtatalo-talo dahil sa usapin ng bautismo? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng bautismo? Lalo na sa ating mga Reform. Lalo na sa atin ng mga anak ng Reformation. Ano ba para sa atin ang bautismo? Ano ba para sa atin na makita natin yung external washing ng tubig? Ibig sabihin, yung panlabas na paghuhugas ng tubig habang nakikita mo na binubuhusan o winiwisikan ng tubig yung sanggol o ikaw mismo ang nakakaranas ng bautismo, anong ibig sabihin nun? Anong kaugnayan nito sa pagtutuli? Anong kaugnayan ng bautismo at pagtutuli sa kung ano yung binibigyang kahulugan nito? Ano yung pinapatungkulan nito? Ang ating tema sa umagang ito, ang paghuhugas ng bautismo. Unang punto, titignan natin yung panlabas na paghuhugas, yung pagwiwisik, yung pagbubuhos ng tubig. Pangalawa, titignan natin yung spiritual significance o yung spiritual na kahulugan nito. Ano ba yung spiritual na kahulugan ng paghuhugas ng bautismo o maging external washing? At pangatlo, titignan natin yung katiyakan nito na binigay din naman sa atin ng katekismo. Kung babalikan natin ang Colossians 2:11, ito ang sabi, sa kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamagitan ng paghuhugad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Ang pagtutuling ito, yung gawa ng mga yung hindi gawa ng mga kamay ay sinabing pagtutuli ni Kristo. Sa Colossians 2:11, ang binabanggit dito ay yung external sign ng circumcision. Ito yung panlabas na tanda ng pagtutuli. Kasi ang pagtutuli ay binigay na tanda ng Panginoon ng kanyang tipan kay Abraham at sa lahat ng kanyang salinlahi.
sa Genesis 17, ipinagkaloob ito ng Panginoon. Ininstitute ito ng Panginoon, itinatag ito ng Panginoon bilang tanda ng kanyang tipan. Ang circumcision o pagtutuli ay binigay ng Panginoon na tanda para sa lahat ng salin lahi ni Abraham, lalo na ng kanyang pamilya sa kapanahunan na siya'y nabubuhay pa. Kaya lahat ng kanyang nasasakupan, lahat ng kanyang pamilya ay nakatanggap ng pagtutuli o yung external sign. Maging ang kanyang alipin, ang kanyang mga anak. Kaya nga si Ismael ay nakatanggap din ng pagtutuli kasi si Ismael ang direktang anak ni Abraham. Ang panganay na anak ni Abraham. Pero hindi lamang yung household ni Abraham ang tinuli. Hindi lamang yung pamilya ni Abraham, yung sambahayan ni Abraham ang tinuli. Ang buong nasasakupan ni Abraham ay tinuli sa panahong iyon. Hindi pa naitatatag ang bayan ng Israel sa panahon na iyon. Pero masasabi natin na ang buong bayan ng Israel ay tinuli dahil sila ay nasa ilalim ni Abraham. Dahil ang pagtutuli sa panahon na iyon ay meron dalawang significance o pakahulugan. Ito yung natural na pakahulugan. Ibig sabihin, kung sino lang yung mga anak ni Abraham ay yun lang itutuli o maging yung bahagi ng kanyang sambahayan, maging kasama ang kanyang mga alipin. At meron ding significance o pakahulugan na national o pang kalahatan. Ibig sabihin, lahat na nasasakupan ni Abraham ay kailangan na tumanggap ng tanda ng pagtutuli. Ang buong niya nasasakupan ay tinuli sa panahon niya. At ito rin yung ginagawa natin. Kung sino yung bahagi ng ating pamilya, yun yung binabautismuhan. Kung sino ang ating anak, yun yung binabautismuhan. Basta siya ay nasa ilalim ng ating household o nasa iloob ng ating bahay o nasa loob ng ating sambahayan, sila ay tatanggap ng bautismo. Pero hindi lang yun. Dapat ang buong iglesia, lahat ng kasapi ng iglesia ay dapat din tumanggap ng bautismo. Hindi nawala yung dalawang significance na ito. National and natural significance. Kailangan yung anak mo ay bautismuhan at maging ang buong iglesia ay dapat mabautismuhan. At ginawa ito sa panahon nila Abraham upang bigyang pagkakaiba ang bayan ng Diyos mula sa bayan ng marami na kapalibot sa kanila. Kailangan magkaroon ng pagkakaiba gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moses. Ako maglalagay ng pagkakaiba sa aking bayan at sa Ehipto. At ang Panginoon din ang naglagay ng pagkakaiba sa bayan ni Abraham at sa lahat ng bayan na nasasakupan ng mga nakapalibot sa kanila. Importante ito, sapagkat ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi para sa lahat. Ang pagliligtas ng Panginoon ay para lamang sa iilan. At ang iilan na ito, sabi sa Biblia, ay tinatakan ng Espiritu Santo. At ang tatak ng Espiritu Santo na ito ay nagbibigay sa atin ng malaking pagkakaiba mula sa sanlibutan. At ito rin ang ginawa ng Panginoon sa panahon nila Abraham. Nagbigay ang Panginoon ng malaking pagkakaiba sa kanyang iglesia mula sa sanlibutan. Kaya ginawa ng Panginoon, inutos ng Panginoon na sila'y tuliin. Sapagkat ang institusyon na ito, ang pagkakatatag na ito ay para sa bayan ng Israel. Kung ito ang binabanggit ng Colossians 2:11 na patungkol sa pagtutuli, sa external circumcision, sa panlabas na pagtutuli ng laman, ang sinasabi naman ngayon ng Katekismo ay patungkol naman sa external washing o yung panlabas na paghuhugas. Ang sinasabi ng Colossians, external circumcision, panlabas na pagtutuli. Ngayon, ang sinasabi naman ng binibigyan diin naman ng Katekismo natin ay yung panlabas na paghuhugas. Sapagkat sa Colossians 2, ito ay isang proof o katibayan na ang bautismo na ang pumalit sa circumcision. Ang bautismo na ang pumalit sa pagtutuli. Ito ang buong sabi ni Pablo. Kasi hindi maaari na banggitin ni Pablo ang patungkol sa pagtutuli tapos babanggitin niya naman ang patungkol sa bautismo nang parang walang kinalaman ito. Ito ang sabi ni Pablo sa 11 kung hihimayin natin. Sa kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli
ni Kristo. Sabi dito, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo. Ang ibig sabihin, lumipas na yung panahon na ang ginawang sign ng Panginoon ay ang pagtutuli. At ang ginagamit na ng Panginoon ngayon na sign ng kanyang covenant ay ang bautismo. Lumipas na ang panahon na itinatag ng Panginoon ang pagtutuli. Yun ay para lamang sa Israel. Pero ngayon ay binigay ng Panginoon, itinatag ng Panginoon ang bautismo. Ang sinasabi sa Colossians 11, pumapatungkol ito sa pagtutuli na hindi gawa ng kamay. At yung sinasabi nitong pagtutuli na hindi gawa ng kamay, ito daw ay yung pagtutuli ni Kristo. Ang pagtutuling ito ay gawa mismo ni Kristo. At alam natin na si Kristo ay isang espiritual na pari at propeta. Dahil ang nagtutuli lamang sa panahon nila ay pari. Si Kristo ang espiritual natin na pari. At kapag sinabi na pagtutuli na hindi gawa ng kamay ng tao, ito ay pagtutuli ni Kristo. At yung sinasabi nitong pagtutuli na hindi gawa ng tao at hindi gawa ng kamay, ito ngayon ang pinapakahulugan ng bautismo. Ang pinapakahulugan ng bautismo ay patungkol sa pagtutuli na hindi gawa ng kamay. Kasi ano ba yung pagtutuli na hindi gawa ng kamay? Ito ang pagtutuli ng ating mga puso na binibigyan pakahulugan ngayon ng bautismo, dahil ang baptism ay sumisimbolo sa pagtutuli ng puso. Ang baptism ay sumisimbolo sa paglilinis ng Diyos sa kanyang bayan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ito yung tinatawag na pagtutuli ni Kristo. Nung panahon na tinuli ng Panginoon ang iyong puso, nilinis ng Panginoon ang iyong puso, ang tawag dito ay regeneration o yung born again. Binuhay ng Panginoon ang iyong puso. Kung ang pagtutuli ay tanda ng Panginoon upang sabihin ng isang bayan ay malinis, ng isang tao ay malinis, gayon din ang sinasabi ng paghuhugas ng tubig. Kung ito yung sinisignify ng circumcision, ito rin yung sinisignify o binibigyang kahulugan ng paghuhugas ng tubig o yung panlabas na paghuhugas ng tubig. Kung titignan natin, mas magandang picture ang tubig. Kasi ang tubig ay literal na naghuhugas ng dumi, ang tubig ay literal na nakapaghugas ng ating katawan. Tinatanggal niya ang lahat ng ating karumihan sa katawan. Mas maganda siyang sign kesa sa pagtutuli. Bakit siya naging mas magandang sign? Bakit siya mas maigi na sign o tanda? Sapagkat ang paghuhugas sa tubig, ang bautismo, ay tanda ng bagong tipan. Pero kailangan natin matandaan, mga kapatid, hindi ibig sabihin na merong dalawang tipan ng Panginoon. Isa lang ang tipan ng Panginoon. Pero sa panahon kasi ng Israel, hindi pa ganun kalinaw ang pagpapahayag ng Panginoon patungkol sa tipan ng Diyos. Pero pagdating na ang Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao bilang si Kristo ang katuparan ng tipan, bilang si Kristo ang kapahayagan ng tipan, mas lalo ngayon naging malinaw ang tipan. Na yung pagtutuli pala sa panahon na iyon, nagsisignify yun at nangangahulugan, naging picture siya, naging tanda siya ng pagtutuli ng Panginoon sa ating mga puso. At binigyan ito ng Panginoon ng mas malinaw na kapahayagan sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig. Ang paghuhugas ng tubig ay nangangahulugan ng paglilinis ng ating kaluluwa. Ang paghuhugas ng tubig ay nangangahulugan na ang lahat nating mga kasalanan ay hinugasan na ng Panginoon. Gaya ng tayo ay hinuhugasan sa pamagitan ng tubig nito. Yun yung picture ng bautismo. Yun yung ibig sabihin na tayo ay hinuhugasan sa tubig. Yun ang ibig sabihin din na tayo ay tinuli ang mga kalalakian sa panahon ng Israel, sa panahon ni Abraham. At pinalitan ngayon ng bautismo at ngayon naman ay nagkaroon tayo ng mas malinaw na kahulugan patungkol naman sa pagtutuli ng puso.
na kailangan to ng Panginoon, kailangan natin yung external sign ng water. Kailangan natin ng external sign ng tubig, yung panlabas na natanda na ito, sapagkat ang ating mga pangunawa ay laging marupok. Hindi natin agad nauunawaan ang salita ng Panginoon. Ang gusto natin lagi tayong may nakikita. Madalas hindi natin maunawaan kung ano bang sinasabi ng Panginoon patungkol sa kanyang tipan. Hindi natin maunawaan yung patungkol sa regeneration. Na paano ang pagtutuli ay sumisimbolo sa regeneration? Na kung paano ang paglilinis ng tubig, literal na tubig, ay paglilinis ng Panginoon sa ating mga puso. Hindi natin maintindihan yun. At minsan, kung maunawaan man natin, madalas, nakakalimutan natin. Kaya kailangan natin lagi ng picture na nagpapaalala sa atin na tayo nga ay nilinis ng Panginoon. Kagaya na lamang ng permanenteng pagtutuli sa isang lalaki sa panahon ni Abraham upang habang sila'y nabubuhay, pinapaalala ng Panginoon sa kanila na sila ay bayan ng Diyos at sila'y nilinis ng Diyos. Gayun din sa kanyang iglesia. Habang nabubuhay ang iglesia at meron ng mga sakramentong ito, maging ang sakramento ng bautismo, ito ay nagpapaalala dapat sa iglesia na tayo'y hindi bayan ng Diyos na iniligtas ng Diyos sa karumihan. Tayo ay bayan ng Diyos na nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ngayon ang espiritual na kahulugan? Ano ang espiritual na kahulugan ng pagtutuli at lalo na yung external washing ng tubig o yung panlabas na paghuhugas ng tubig? Kapag nakikita mo na binabautismo ng isang bata o ikaw mismo ay binabautismohan. Huwag natin kakalimutan na yung pagtutuling ito na ginawa sa Israel, bagamat meron siyang natural and national significance, huwag natin kakalimutan na meron siyang spiritual na pakahulugan. Huwag tayong titigil sa pagtutuli. Huwag tayong titigil sa sign ng covenant. Kasi pinagkaloob lang yan ng Panginoon para ipaalala sa iyo kung ano yung kagandahang loob na ipinapakita niya sa iyo. Kung ano yung kagilagilalas na gawa niya ng pagliligtas. Huwag kang titigil sa sign. Huwag kang titigil sa tubig. Ito lagi ay merong spiritual significance. Meron siyang spiritual na pakahulugan. At ganun din ang pagtutuli. Ang pagtutuli ay pumapatungkol sa pagtutuli ng ating puso at kung paanong ang ating karumihan ng ating kalikasan ay ipinakong kasama ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kung paanong ang ating karumihan, ang lahat nating pagkakasala ay pinako kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At nangyari iyon nung ang ating mga kasalanan ay ibinintang sa ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga na maunawaan natin na kaya si Kristo ay naging tagapamagitan natin at ating representative sa krus ay dahil ang ating lahat ng ating pagsalangsang ay ibinintang sa ating Panginoon. Dala-dala niya lahat ng iyon. Ang sabi ni Pablo, siya mismo ang naging kasalanan dahil sa pagsuway ng kanyang bayan. At sabi sa Isaiah, kanyang binata sa kanyang sarili, kanyang binalikat sa kanyang sarili, kanyang pinasan sa kanyang sarili, ang lahat ng ating pagsuway at pagkakasala. Siya ang ating ulo. At bilang siya ang ating ulo, siya ang ating representative sa Panginoon. Ang lahat nating pagsuway ay pinarusahan sa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi doon natapos yun. Dahil yung kanyang matuwid, na pamumuhay, ang kanyang katuwiran, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay na muli, ay ibinintang din sa atin. Kaya tayo ngayon ay merong katuwiran, at ang kanyang kabanalan ay naging kabanalan din natin, kaya tayo ngayon ay naging malinis sa harapan ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng circumcision, pagtutuli ng puso at ang kamatayan o pagpapako ng sa krus ng Kalbaryo ng ating karumihan, ng ating maruming kalikasan. Kung ang pagtutuli
ay natatapos lamang sa mga anak ni Abraham o maging sa bayan ng Israel, kung ang kahulugan nito ay natatapos lamang sa pamilya ni Abraham, sa sambahayan ni Abraham o maging sa bayan ng Israel, masasabi natin na ang pagtutuli ay kaligtasan ng Israel. Ibig sabihin lahat ng Israel ay naligtas. Kung matatapos lamang tayo at hindi natin uunawain ang pagtutuli sa kanyang espiritual na kahulugan, ang ibig sabihin lahat ng tinuli sa pamilya man ni Abraham at sa bayan man ng Israel, lahat sila ay ligtas. Sapagkat lahat sila ay tumanggap ng tanda ng tipan ng Panginoon. Hindi naman ibibigay ng Panginoon yung tandang ito kung ito ay walang kinalaman sa ating kaligtasan. Kaya niya binigay sa atin ang bautismo, kaya binigay sa atin hapag ng Panginoon, ng Lord's Supper, dahil ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan. At gayon din sa panahon ng Israel, lagi may kinalaman ng pagtutuli sa kaligtasan. Sa Exodus 12, binanggit pa nga ang pagtutuli na kalakip bago ka makisalo sa panahon ng Pascua. Ibig sabihin, hindi mo mapaghihiwalay ang pagtutuli at panahon ng Pascua. Ganun din sa atin, hindi mo mapaghihiwalay ang baptism at yung Lord's Supper. Kasi lahat ng ito ay may kinalaman sa kaligtasan. Kung mapatungkol ito lagi sa kaligtasan. Pero huwag natin kakalimutan na yung tipan na pinagkaloob ng Panginoon kay Abraham, ito ay hindi isang tipan na temporal o panandalian lamang. Hindi ito isang tipan na nung sinabi ng Panginoon ay matatapos ito pagkatapos sabihin ng Panginoon. O matatapos ito kapag namatay na yung bayan ng Israel. Ang tipan ng Panginoon ay walang hanggan, sabi niya kay Abraham. Ito ay everlasting covenant. Hindi ito isang tipan ng Panginoon na natatapos lang sa pamilya ni Abraham o sa bayan ng Israel. Ito ay everlasting covenant. Ibig sabihin, huwag kang titingin sa pagtutuli lang. Titignan mo yung spiritual significance nito, ang spiritual na kahulugan nito. Kaya ang sinisignify, ang binibigyang kahulugan ng pagtutuli, ay isang spiritual na paglilinis ng ating mga kaluluwa. Isa itong spiritual na paglilinis ng ating mga espiritu sa pamamagitan ng pagtutuli ng ating mga puso o sa pamamagitan ng regeneration. Kaya nga lahat ng nabibilang kay Abraham, lahat ng mga spiritual children ni Abraham, lahat ng mga spiritual na anak ni Abraham ay kinakailangan tumanggap ngayon ng pagtutuli. Ano ibig sabihin nito? Kung paano ang pamilya ni Abraham ay tinuli sa panahon ng Old Testament sa lumang tipan, ay gayon din sa atin na kung paano tayo ay kabahagi ni Abraham sa pananampalataya, lahat ng mga kabahagi ni Abraham, lahat ng spiritual children ni Abraham ay dapat din tumanggap ng sign o dapat din tumanggap ng pagtutuli. Ano yung pagtutuli ito? Yung regeneration. Ano ibig sabihin ito? Na yung regeneration ay hindi para sa lahat ng tao. Na yung regeneration na pagtutuli ng puso para sa mga anak ni Abraham, mga spiritual children ni Abraham, ay para lamang sa mga mana ng palataya. Hindi ito inilaan ng Panginoon para sa lahat ng tao. Kasi yung pagtutuli sa lumang tipan ay hindi naman para sa lahat ng tao. Ito ay sign ng covenant para lamang sa bayan ng Israel. At gayon din tayo. Lahat ng spiritual Israel, lahat ng anak ng Panginoon ay tatanggap ng regeneration ay yung pagtutuli ng puso. Tinuli ng Panginoon sa Kristo ang ating mga puso sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Kanya tayong nilinis at tayo ay naging katanggap-tanggap sa Kanya. Ito ay totoo lamang para sa mga hinirang, hindi ito para sa lahat ng tao. Yung sinasabi ni Pablo, hindi lahat ng Israel ay Israel. Hindi lahat ng bahagi ng literal na Israel ay bahagi ng spiritual na Israel. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay bahagi ng tipan. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay ligtas. Makikita natin 'to nung nagkaroon siya ng salinlahi at naging apo niya sila Jacob at sila Esau.
hindi naman kabaha, hindi naman ligtas si iso, pero bahagi 'yon sa salinlahi ni Abraham. Ang bahagi lamang ng tipan ng Panginoon ay si Jacob at hindi si iso. Pero bahagi sila ng sambahayan ni Abraham. Patunay lamang na ito na yung tipan ng Panginoon na hindi para sa lahat ng tao. Ang kaligtasan na hindi para sa lahat ng tao. Kung ikaw ay anak ni Abraham sa pananampalataya, ikaw ay ligtas. Yan ang tinitiyak sa atin ng ating katekismo. Kung ikaw ay tumanggap ng pagtutuli sa puso o yung paghuhugas ng Espiritu Santo, ikaw nga ay ligtas at ikaw ay kabahagi sa pananampalataya ng sambahayan ni Abraham. Ang iyong lumang pagkatao, ang iyong hindi malinis o maruming kalikasan ay ipinako kasama ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ay pinawi ng Panginoon. Ito ay pinagtubusan na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang nakikitang kasalanan sa iyo ang Panginoon. Kung titingin sa iyo ang Panginoon at titingnan niya ang iyong sarili, titingnan kanya bilang isang makasalanan. Pero dahil sa pinawi na ng Panginoon, Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ang lahat natin pagsalangsang, ang nakikita na ng Panginoon sa atin ay ang katuwiran ni Kristo. Ikaw ay banal sa harapan ng Panginoon at ikaw hindi ay isang tao na madumi. Ikaw ay banal at malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ikaw ay nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon kasi walang sino mang tao, kahit gaano ka pa magpakabait sa harapan ng Panginoon, kahit gaano ka pa magpakatino sa pagiging office bearer o sa pagiging pastor, sa pagiging tatay at pagiging nanay o pagiging anak mo, hindi ka magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi pabaitan ang pagiging kabilang sa tipan ng Panginoon. Ikaw ay magiging katanggap-tanggap lamang kung ikaw ay malinis. At ikaw ay malilinis lamang sa pamagitan ng pagtutuli ng puso o yung pagtutuli ng ating Panginoon sa Kristo. Ang panlabas na paghuhugas ang siyang pumalit na sa pagtutuli upang bigyang kahulugan ang paglilinis ng lahat nating mga ginawang kasalanan, ang paglilinis ng lahat nating sala sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng ano? Ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ang sabi sa katekismo, na ako'y tiyak ngang nilinis, ito yung sinasabi ng bautismo kapag nakikita natin ng bautismo, na ako'y tiyak ngang nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo at espiritu mula sa lahat ng pulisyon ng aking kaluluwa, ibig sabihin mula sa lahat kong mga kasalanan, gaya sa panlabas na paghuhugas ko sa tubig. Kung paano nakikita mo yung tubig na nililinis ang katawan, na dumadapo sa ulo na isang sanggol, ganun mo rin dapat inuunawa. Ito yung picture kung paano ka lilinis ng Panginoon ng kanyang dugo. At sinabi ng katekismo natin, nasabi ng katekismo, na itinalaga ni Kristo ang panlabas na paghuhugas ng tubig. Ito ay itinalaga, in-institute ng Panginoon, in-ordain ng Panginoon, in-appoint ng Panginoon, yung nakikita mong panlabas na paghuhugas ng tubig, para ano, maging sign ng covenant, para maging tanda ng kanyang tipan, para maging tanda ng kanyang espiritual na paglilinis sa atin. Kagaya ng circumcision o pagtutuli na naging tanda sa Israel, pero hindi yun sakramento. Hindi sakramento yung tawag doon. Hindi sakramento ang pagtutuli. Kasi ang sakrament ay dapat itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sakramentong ito ng bautismo, yung panlabas na paghuhugas, yung picture sa panloob na paghuhugas ng Panginoon sa ating mga puso, ay itinalaga ng Panginoon, hindi para sa mga individual, hindi sa para sa mga individual na mananampalataya, ang bautismo ay itinalaga ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Ito ay para lamang sa iglesia. O kung pabababawin natin,
ito ay para lamang sa kaanib ng iglesia. Hindi ito para sa lahat ng tao. Hindi ito para sa consistory, na para bang consistory ang magdi-decide kung sino yung mga kaanib ng iglesia, na hindi pinapaalam sa mga miyembro, hindi pinapahayag pang publiko kung sino ang mga kaanib ng iglesia. Hindi rin ito nasasakop, o hindi rin ito, wala rin ito sa kapangyarihan ng isang individual na mananampalataya. Magpapabautismo ako kung gusto ko, magpapabautismo kung ayaw ko. Ito ay tinalaga ng Panginoon. Ibig sabihin, ito ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang nagtalaga ng sakramento ng bautismo. Kung paano ang tubig ay pangkaraniwan lang, sapagkat yung tubig, wala namang kapangyarihan yan. Walang saysay yung tubig, walang kahulugan yung tubig. Pangkaraniwan lang yan, gaya ng alak at tinapay na pangkaraniwan lang na elemento ng sakramento. Gayun din yung tubig. Pangkaraniwan lang yung tubig, walang kapangyarihan yung tubig. Walang supernatural na nangyayari kapag binubuhusan ka ng tubig o kapag winiwisikan ka ng tubig. Pero dahil sa ito ay tinalaga ng Panginoon, sineparate ng Panginoon para sa gamit na ito ay maging tanda ng espiritual na paghuhugas ng Panginoon, ang tubig na itinalaga ng Panginoon para sa paglilinis na sinisimbolo ng bautismo ay naging banal. Dahil ito ay gagamitin para sa banal na bautismo. Ang panlabas na paghuhugas ay picture lamang ng regeneration. Ito ang sabi sa Titus 3 verse 5. Titus 3 verse 5. Niligtas na tayo hindi dahil sa gawa ng ating hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ginamit na salita ni Apostol Pablo ang paghuhugas ng bagong kapanganakan, or wash, or the washing of regeneration. Kaya nga yung paghuhugas, ito ay sumisimbolo sa muling sa kapanganakang muli, o nung binuhay ng Panginoon ng ating mga puso. Na kung paanong nililinis ng Panginoon ang ating mga kaluluwa sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, kung paanong pinapabanal tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo at sa pamagitan lamang ng kanyang dugo at kamatayan, sa pamagitan din ng regeneration o sa pamagitan ng kapanganakang muli, tayo ay binubuhay ng Panginoon mula sa kamatayan. Binubuhay ng Panginoon ang ating mga puso. Pag nagiging bagong nilalang tayo, tayo ay nagiging bago ang ating pagkatao. Pagaya ng pagtutuli na kapag ikaw ay tinuli ay hindi ka na yung dati na hindi tuli, ikaw ay malinis na. Pagaya ng regeneration, nung ni-regenerate ka ng Panginoon, ang binuhay ng Panginoon ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, ikaw ay iba na. Ikaw ay binuhay ng Panginoon mula sa kamatayan at ang iyong kaluluwa ay nabuhay. Paano natin nasabi ito? Ito ang sabi sa Romans 6 verse 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya, ang sinasabi dito ni Pablo ay ang bautismo, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. At nung kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Nung tayo ay hinugasan ng Espiritu Santo, nung tayo ay binuhay mula sa patay, binuhay ang ating mga kaluluwa, tayo ay makakalakad na, sabi sa Scripture, sabi sa banal na kasulatan, sa bagong pamumuhay or newness of life. At yung sinasabi doon na bagong pamumuhay, bagong buhay, ay ito yung bautismo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
Ang ibig sabihin ng bautismo, ikaw ay inilulubog sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At pag-ahon mo, ikaw ay bagong nilalang na. At ito ay posible lamang sa kamatayan ng Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng bagong nilalang kung wala ang kamatayan ng Panginoon. Kinakailangan lagi ang dugo ng Panginoon sa paghuhugas at sa paninibagong nilalang sa atin, pagbibigay ng bagong nilalang sa atin. At sa paghuhugas sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, tayo ay naging malinis na. Ito ang sinisignify ngayon ng external washing ng tubig. Ito yung sinisignify ng panlabas na paghuhugas ng tubig. Kagaya ng tubig na nililinis tayo, ganyan din ang ginawa ng Espiritu Santo sa atin. At ang tanging niyang ginagamit na kapangyarihan ay ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Inubuhay niya ang ating kaluluwa at inilalagay tayo sa liwanag kung saan mamumuhay tayo sang-ayon sa paghuhugas ng Panginoon, sang-ayon sa kalinisan at sa paglilinis ng Panginoon sa atin. Hindi tayo mamumuhay sa karumihan. Tayo ay nilipat mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan upang sa prinsipyo ng buhay ni Kristo, tayo ay mamuhay bilang mga binanal ng Panginoon. Ano ang katiyakan nito? Anong katiyakan na binibigay sa atin ng katekismo maging sa atin ng banal na kasulatan? Ang sabi sa Colossians 2, na yung pananampalataya daw ay kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Colossians 2:12, sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Para pala ikaw ay maging kabahagi ng kamatayan ni Kristo, para pala ikaw ay maging kabahagi ng kanyang muling pagkabuhay na muli, ang sabi ng Colossians, kailangan mo muna magkaroon ng pananampalataya. At ito ay hindi galing sa tao. Ang sabi, ang pananampalataya ay kapangyarihan ng Diyos, sang-ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ibig sabihin ng pagtutuli at yung paghuhugas ng tubig ay paglilinis, ang ibig sabihin nito, tayo pala ay mga marurumi. Tayo pala ay mga bulok. Tayo pala ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi kailangan mo munang maunawaan, mga minamahal, na ikaw ay hindi malinis. Ikaw ay hindi banal. Ikaw ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang lahat ng meron ka ay puro karumihan. Walang aspeto ng buhay mo na katanggap-tanggap sa Panginoon. Kahit yung mga sinasabi mo ng mga mabuting gawa, hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon, kung malinis ka, kung ikaw sarili mo malinis ka at kaya mong linisin ang sarili mo, hindi na kailangan ng paglilinis. Hindi na kailangan ng regeneration. Aanin pa natin ang sign ng pagtutuli. Aanin pa natin ang sign ng bautismo. Wala namang kinakailangan na paglilinis. Kung kaya mo naman palang linisin ang sarili mo, kaya mong takpan ang mga kasalanan mo sa pamagitan ng paggawa ng mga mabuting gawa. Kaya mong tumakbo mula sa puot ng Panginoon. Kaya mong takasan ng Panginoon sa kanyang puot. Ang kanyang katuwid. Ang katuwiran, ang kanyang katarungan, kaya mong takasan, kaya mong maging malinis sa harapan ng Panginoon. Ngunit dahil binulok mo ang iyong sarili, dahil dinumihan mo ang iyong sarili sa pamagitan ng pagkahulog mo sa kasalanan sa katauhan ni Adan, dahil minana mo ang kabulukan at sala ni Adan, kinakailangan mo ngayon ng paglilinis. Dahil ikaw ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ikaw ay marumi sa harapan ng Panginoon. Ang pagtutuli ay hindi ka kayang linisin ng pagtutuli. Bagamat sabihin ng mga Israel na kailangan tuliin ka muna para maging malinis ka. Sa 1 Samuel chapter 17, noong nakikipaglaban si David kay Goliath, ang una niyang sabi kay Goliath, sino tong hindi tuling ito? Sino tong hindi malinis na ito? Sa Acts 10, binibigay ng Panginoon ang mga hindi malilinis, ang mga hayop kay Pedro. Sabi ni Pedro, hindi ko kakainin ito. Kung mapatungkol sa mga hintil na mga hindi tuli,
namimili si Pedro kung kanino lamang siya mag-evangelize o kanino lamang siya mangaral. Ang sabi ng Panginoon, pag sinabi kong kainin mo. Pag sinabi kong mangaral ka sa mga hindi tuli. Kasi nabahiran na ang kanilang kaisipan na ang mga hindi tuli ay hindi malilinis. Pero mga kapatid, ang pagtutuli ay hindi kakayang linisin ng pagtutuli. Hindi totoo ang sinasabi ng mga Hudyo. Ito ay sign lamang ng covenant at hindi ito tumitigil sa sign. Sa pamagitan ng pananampalataya, ikaw ay naging kabahagi ng kamatayan ni Kristo at ito ang pinapakahulugan sa atin ng bautismo. Yung faith na naghugpong sa iyo sa ating Panginoon sa Kristo na tinuturo nga ng Colossians na tayo yung mga patay, tayo ay binuhay lamang ng Panginoon at yung faith na ito, ito yung kasangkapan ng Panginoon upang ikaw ay tumanggap ng buhay mula sa ating Panginoon sa Kristo para ikaw ay mabuhay. At yung sakramento ng baptism o yung sakramento ng bautismo ang siyang nagtitiyak sa atin na tayo nga ay nilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Nang lahat nating pagsuway ay pinako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung sinasabi sa atin ng bautismo. Tayo ay naging katanggap-tanggap na sa harapan ng Panginoon. At sinasabi sa atin ng katekismo, idinagdag dito ang pangakong ito. Hindi lamang ito isang pangako na binanggit ng Panginoon. Ito ay pangako ng tipan. Pangako ng tipan na tayo'y papakabanalin ng Panginoon. Siguradong papakabanalin ng Panginoon sa pamagitan ng paghuhugas ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Na yung mga kasalanan ay pinawi na ng Panginoon. Ikaw ay binanal na ng Panginoon para sa kanyang sarili. Ibinukod na ng Panginoon para sa kanyang sarili dahil ikaw ay meron ng tanda ng paglilinis ng Panginoon. Ikaw ay nilinis ng Panginoon at para sa kanyang sarili, ikaw ay tinatanggap na ng Panginoon. At bilang iglesia, bilang tayo ay mayroon tanda ng bautismo, tayo ay katanggap-tanggap sa harapan ni Kristo. Kapagkat siya mismo ang nagbigay sa atin ng tanda ng bautismo, kagaya ng pagbibigay ng Panginoon sa Israel ng tanda ng pagtutuli. Kapag ikaw ay binautismuhan, ipinapaunawa sa iyo ng Panginoon, ipinapaalala sa iyo ng Panginoon na ikaw ay kabahagi ng tipan. At kapag binabautismo ng isang bata sa ating harapan, pinapaunawa sa iyo ng Panginoon, pinapaalala sa iyo ng Panginoon na ang tipan ng Panginoon ay hindi lamang para sa iyo, kundi para din sa iyong salinlari. At habang ang tubig ay nakikita natin na nililinis ang katawan ng isang sanggol o ikaw mismo, kailangan mong magkaroon ng kasiguraduhan at ng katiyakan na si Kristo nga ay nilinis ka. Na si Kristo mismo na siyang nagtalaga ng bautismo ang siyang naglilinis sa iyo. Walang kapangyarihan ng tubig. Tangi si Kristo lamang ang may kapangyarihan na maglinis ng ating mga kaluluwa. Ang tubig ay tanda lamang ng paglilinis ni Kristo sa atin. At sa pamagitan lamang ng pananampalataya, tayo ay nakikinabang sa bautismo ito. Ito ang sabi ng katekismo, kung paano ang karumihan ng aking katawan ay pangkaraniwang nahugasan na ng tubig, panlabas. Pero anong pakinabang nito sa atin, sabi ng bautismo? Paano kaya pinapaalalahanan na tinitiyak ng banal na bautismo na ang nag-iisang sakripisyo ni Kristo sa krus ay may tunay na pakinabang sa iyo? Tinitiyak sa atin sa pamagitan ng bautismo na sa pamagitan lamang ng pananampalataya, ang paglilinis na ito ay tunay na mayroong pakinabang sa atin. Yung pinakakahulugan ng bautismo, hindi yung kung paano ka binautismuhan, hindi yung kung anong ginamit na tubig. Ang pinakakahulugan ng bautismo ay kung ano yung pinapatungkulan nito. Walang iba kundi ang kamatayan ni Kristo na tayong lahat ay naging kabahagi, lahat ng bawat mana ng palataya. Tayong lahat ay naging kabahagi sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Ama naming Diyos na banal, salamat po sa inyo pong salita sa amin. Salamat sa pangangaral na aming natunghayan sa umagang ito. Nawa makapagbigay ito sa amin ng katatagan na aming pananampalataya at dalangin namin na lagi nyo kaming ihantong sa tamang pagkaunawa sa mga sakramento na aming tinatanggap.
Salamat po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.